Hi guys, welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, i-share ko lang sa inyo yung mga socket options na nilalagay ko sa mga socketed gears ko. Okay, so disclaimer lang muna, sarili ko lang build to guys. Ang purpose lang nito is mabigyan kayo ng idea kung ano-ano yung mga magandang socket option na pwede ninyong ilagay sa mga socketed gears ninyo. Okay, so meron akong dalawang type ng socket guys sa mga gears ko, which is yung for tank type and or yung mga shield type and then yung dual sword type. Okay, so papakita ko sa inyo yung dalawang build ko na yon. So simulan natin guys dito sa shield type ko. Okay, so para dito sa shield type guys, ang nilagay ko rito, simulan natin sa weapon. So actually yung weapon is parehas lang siya, either shield type or dual sword type. So ito yung nilagay ko sa socket option ng sword ko guys. So naglagay ako ng apat na lightning at isang fire. So na nilagay ko rito is excellent damage rate plus 14%, excellent damage increase plus 40, critical damage rate increase plus 12, critical damage increase plus 50, at saka agi cost decrease plus 44%. Okay, so yan yung nilagay ko sa weapon ko, socket ng weapon ko. Okay, next naman is sa shield guys. Okay, yung shield at saka yung sa set, pag naka shield type ako, same lang yung socket na nilalagay ko. So ito naman yung socket guys ng set at ng shield ko. So parehas lang to sila guys. Ayan, so ang nilagay ko rito is apat na water, isang wind. Okay, so yung nilagay ko is shield protection increase plus 30%, block rating plus 14%, damage reduction plus 8%, damage reflection plus 9%, tapos maximum life increase plus 8%. Okay, so mapapansin nyo yung mga socket option na lagay ko pag naka shield type ako is more on pang pakunat or pang tank type. Okay, so same lang din yan sila dito sa socket na nilagay ko sa set ko. Okay, kung ano yung socket ng shield ko, ganoon din yung socket ng set ko. Okay, pag naka shield type tayo. Okay, tapos next naman is yung dual sword pag naka-attack type tayo. So sa weapon ganito pa rin, yan pa rin yung build natin sa dual weapon. Sa set naman ito yung nilagay ko guys. Yan. So naglagay ako dito ng tatlong water tapos dalawang wind. Okay, so nilagay ko rito is block rating plus 14%, damage reduction plus 8%, damage reflection plus 9%, tapos maximum life increase plus 8%, at saka automatic life recovery plus 20. So importante ito guys, kung hindi kayo naka shield or hindi kayo naka tank build, kasi wala pang hindi pa bug pa yata yung potion, hindi pa siya nabibili, hindi pa siya gumagana, so kailangan natin ng automatic heal or yung recovery ng HP natin pagdating sa PvP. And kailangan natin magpataas ng HP. No, ayan yung purpose nitong build ko na to kapag wala akong shield. Okay? So, yun lang yung socket option ng mga gears ko guys na ginagamit ko sa ngayon. So, sana nabigyan nyo kayo ng kaunting idea kung ano yung mga magandang socket option na pwede ninyong ilagay sa mga gears ninyo. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.